Hi guys, good evening. So tonight I'm gonna share with you my life testimony since I was came here in Canada. So that's the one I would like to share with you, because for some of my followers na bless and nagustuhan yung aking content, gusto kong malaman ninyo yung mga trials and mga shortcomings ko rin sa buhay, and how I fight back para makamit ko yung gusto ko, yung makarating dito. So I would like to share with you how good the Lord is. You know what guys, if you know the Lord's direction, kung talagang tinatanggap mo siya sa buhay mo, gagawin mo talaga ng tama yung mga bagay-bagay. Pero I'm not saying my life is perfect. I am not. Dumating din ako sa point na nanlumo ako, nanlata ako. I questioned the Lord God, pero hindi ako nakalimot. Babalik ka pa rin sa paanan ng Diyos, kung saan tatanggipin mo muli kung paano mo papasanin yung krus ng buhay, no? So I would like to share with you the life I have here in Canada. So I asked my daughter to ask me some questions, which is the first one is, yan, why I went to Canada. So I went to Kuwait first before I came here. So, sa madaling salita, ay hindi ko talaga rin inisip na magstay dito. So, pumunta ako sa Canada para lang sa isang rason. Para lang makabili ng bahay lupa. Sino ba naman ang ayaw ng bahay lupa? Diba? My faith is bigger than what I see. Diba? Minsan yung faith mo lumalabo din sometimes sa mga taong, dahil sa mga taong nakakasama mo, nakasalumuha mo, sa nagbabackslide ka pa, or tumatalikod ka sa gawain ng Diyos. Pero, ang tunay na Kristiyano, kahit yan nagkasala, nagkamali, babalik at babalik ang sapa ng Diyos, lalo na naranasan nila yung totoong kabutihan ng Diyos sa buhay nila. So, pumunta ako ng Canada dahil doon lang sa simpleng dream na yon. But now, it's my 10th year anniversary. At masasabi ko na yung pinag-pray ko, yung ginusto ko na makuha dito sa mundo, which is simple lang. Yung magkaroon nga ng bahay at lupa, mga lupa na masasabi mo na nabili mo, tapos magagamit mo in time, in the future, kung kakailanganin mo. So, yun lang naman eh. And then here, sa Canada, meron na kaming simpleng tinutuluyan. Nag-aaral ang anak ko. May trabaho kami. So, yung simpleng buhay lang. Hindi naman kami naghangad ng masihigit pa, diba? Ang hiniling ko lang, tanging hiniling ko lang talaga sa Diyos, magkaroon ng simpleng buhay na hindi katulad ng buhay dati na mahirap. So, ang pangalawa ay, yun nga, kailan ba yun? Kailan ba ako pumunta ng Canada? I went to Canada 2011, mid of February. So, sa Grand Prairie, so, habang nagtatrabaho ako sa McDonald's, syempre, nalalaman mo yung talagang nagsisikid sa utak mo. Gusto mo makuha yung pamilya mo, kumita ka, mabili mo yung hinahangad mo. So, on top of your mind lagi, ay makasama ang pamilya mo. Sabi ko, oh, this restaurant will not help me to get my family. So, I applied in British Columbia and then also in Saskatchewan on that year. Kasi alam ko sa sarili ko, dung yung restaurant na yun, yung trabaho ko dati, which is McDonald's, isa lang ang po pwede nilang ma-resident
per year. So sabi ko, puputi na yung buhok ko, kama ko, yung pamilya ko. Sa isang banda, nalungkot ako kasi iiwan ko yung kaibigan ko doon. Pangalawa, masaya ako. Ngayon, kasi kasama ko na yung pamilya ko dahil dun sa naging decision ko na yon. So, lagi kong pinagpipray yung mga tamang decision na gagawin ko sa buhay ko. Yun yung lagi kong pinapanalangin na sana hindi ako magkamali. Pero hindi po ako perfecto eh. Diba? Hindi po tayo talaga. Wala akong perfectong buhay. So, pinalalangin ko, Lord, sana ma-PR ako dito. Tumagal ako. Para lalo kong mas marami pa ako matulungan sa pamilya. So, nangyari yon, lumipat ako sa Saskatchewan. I was hired sa Travel Edge Hotel. Housekeeping supervisor ako doon. And then, lumipat kami dito sa Regina. Hanggang sa, yun nga, nag-desisyon na ako na, dahil nakuha ko ng nanay ko at asawa ko. Nag-desisyon ako na, ma-PR nga, tapos hanggang sa dumating na sa point na gusto na namin mag-citizen, no? So, after, kasi ang process ng papers ay, sa Saskatchewan, ino-nominee ka ng employer mo. Once a nominee ka, you will apply for your papers. Kasi makomi-ready sa residency mo. Pag bumawa ang residency mo, kasama ang pamilya mo, asawa mo. So, hanggang sa, nakuha ko na nga sila, and then, nag-apply kami ng citizenship. So, masasabi ko na talagang, Lord, dito muna kami. So, gusto ko kasi yung anak ko, makatapos siya ng nursing or kaya dentistry. So, gusto ko siya maging dentista. Sabi ko, yun lang yung mapapamana ko sa kanya na maayos eh. So, sabi ko, Lord, yun na lang yung huling panalangin ko. Hindi naman ako humiling kay Lord ng ano eh, ng sobra eh. Ever, never. Sabi ko, Lord, ibigay mo lang yung nararapat para sa amin, yung kaya namin mabuhay, kaya namin na tumayo sa sarili namin pa, na hindi kami aasa sa iba. So, yun. At sa maraming trials na napagdaanan sa buhay, kailangan mo na maging matatag, di ba? Kasi lalo na kung ikaw ang breadwinner sa pamilya mo, ikaw ang inaasahan ng mga pamangkin mo, mga kapatid mo, di ba? So, ang pagpapadala ng pera sa kanila ay hindi madali. Kasi, napakarami mong target. May pamilya ako. Tapos, matutulong ko yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko. So far, so good. Nakapagpatapos na po ako ng ilan na. Ilan na yung nakatapos sa aming kolehiyo? 3. Tapos, isa ngayon, nasa high school, ano na siya, first year college, di ba? Kasi nagkaroon ng grade 12, no? So, yun. Natutuwa ako kasi, alam ninyo, kapag ka ang kahirapan ay masyado mo siyang inalagaan at nag-enjoy ka doon, masasabi ko na mahihirapan kang mag-step up kasi kailangan mong i-rebuke yun eh. So, kung lumaki kang mahirap, kailangan mo na i-rebuke yan. Na may babago sa buhay mo. At alam mo, kung ano yung makapagpabago sa buhay mo, maging faithful ka kay Lord. Kahit pa makasalanan ka, kahit pa nagkakasala ka, maging faithful ka sa kanya, sumunod ka. Pero minsan, hinahambalos ka na ni Lord. Sinasabi na sa'yo, harap-harapan, tumigil ka na. Hindi yan yung gusto ko sa'yo. Matigas pa rin yung ulo mo. Tinutuloy mo pa rin. Pero pag ikay na nambalik sa Lord, ibabalik niya lahat ng mga blessing na deserve mo. So, yun. At dito sa channel ko, sa YouTube channel na i-share ko sa inyo, hindi ko po pwede kasing i-share sa isang bagsakan ng videos ang lahat. So, kinakatay-katay ko siya. Saan ako nag-start? Paano ko to ginawa? So, gusto ko i-share sa iba ang kalakasan ng loob at yung faith mo na kaya mo, yun yung gusto ko i-share sa inyo eh. Na wala namang ibang makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay mo. Wala yan. Diba? Ako rin, nakarinig ako sa mga kamag-anak ko pa na hindi ko kaya. Bakit ko kinaya? Hindi naman sila ang magdadirect ng buhay mo eh. Ang Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig mo. Makinig ka. Sundin mo lang.
Dire-diretso ka lang. Parang ano, kalabaw o kabayo. Diretso lang tingin mo. Kung ano yung goal mo, targetin mo. Huwag kang magpapa disturb sa iba. Yung sinasabi nila, maging tuntungan mo para umangat ka, para mabago yung buhay mo. Sabi nga dun sa narinig kong isang kasabihan, kung nabuhay ka ng mahirap, papayag ka ba na hindi na bago kahit konti ang buhay mo? Hindi ko sinasabing we are so mayaman here. No! Ang sinasabi ko ay makita ninyo yung kabutihan ng Diyos sa lahat ng nagawa ko, naging step ko. Yun yung gusto kong i-share sa mga kabataan. Ever since, kahit dati pa nasa church ako, lagi kong sinasabi sa kanila, alam ninyo, nakapagtapos ako ng kolehiyo dahil nagtrabaho ko, nagmash ako ng mga basura para matapos ako ng kolehiyo. Kasi hindi naman ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Diba? So si Lord, kapag hindi mo tinantanan ang sinasabi ng Diyos sa'yo, hindi ka rin tatantanan ng Diyos ng biyaya niya. Yun yung naranasan ko sa buhay ko. May pagkakamali ka, pinalo ka ng Diyos. O nung pinalo ka, hindi ka na bumangon. Pag pinalo ka, bumangon ka. Pakita mo kay Lord na, Lord, sorry. Mabangon ako ulit. Tulungan mo ako. So, yung pananampalataya mo, yung direction mo, minsan nawawala eh. Nagiging distraction. Yung direction, nagiging distraction. Tapos, yung problema, nagiging gulayat. So, problema lang yan eh. Sabi nga nila, ganun ba kalaki problema mo? O tumingin ka sa langit. Ganyan kalaki ang solusyon sa problemang sinasabi mo. What are the trials na na-experience ko dito? Marami. Sa papeles, marami akong pinagdaanan. Pero you know what? Just be faithful. Just do it right. Study. Read. Don't listen sa mga ano. You know what? Kapag nakarinig ka ng mga negatives na mga sinasabi ng tao, I suggest maging bingi ka muna. Bingi. I don't hear you. Kapag pangit ang narinig mo, kapintasan ng kapwa, kapintasan mo, maging bingi ka muna. And then, tingin lang ng diretso, ano ba yung target mo? What are your plans and dream? Yun, nasabi ko na nga, ang plan ko naman, hindi magstay dito eh. Ang plano ko lang naman, magkaroon ng bahay at lupa, makabili ng mga lupa, eh that's it, diba? Mapagtapos, matulungan ng mga kapatid ko, mapagtapos ang mga pamangkin ko. Kasi, mahirap kami. Hindi naman kami mayaman eh. So, kay, sa pamilya namin, ako yung breadwinner, ako yung nakapunta na ibang bansa, nagkaroon ng chance, nagkaroon ng maayos na sahod, kasi nagpakapagod din naman ako dito. Diba? Kapag may goal ka, ang mangyayari dyan eh, dagdagan mo ng sipag, tiyaga, dedikasyon. Tsaka huwag kang makikinig sa mga bad vibes na mga sinasabi ng iba. Are you planning to stay longer? Since I am now citizen of this country, my husband, our family, eh, I can say yes kasi I want my child, I want Kira to finish her school. Gusto kong makita yung mangyayari sa buhay ni Kira. Na, kasi syempre, nagtiis din naman ako sa bansang ito. Minahal ko naman tong bansa na to, na minahal din naman kami. So, I would like to see my child finishing school here. Gusto ko makita siya naka-toga. Natapos na siya sa pag-aaral. Yun lang naman. Who process all your papers? Me. So, kaya nga dito sa channel ko, do it yourself. Kasi sabi ko nga sa inyo, from the beginning, under contract, open work permit, tourist visa, resident
resident application, residency, Canadian application, lahat yun ginawa ko. Aral lang, basa lang. So, dun sa basa-basa, natutunan ko yun. Mahilig kasi ako magbasa. Pag hindi ko alam, nagbabasa ako. So, yun yung sineshare ko dito sa channel ko kung paano ko po yun ginawa. Kaya, para po sa iba, hindi po ako ahente, no? Hindi po ako agent. So, magsisimula po talaga lahat yan sa inyo. Hindi ko po, hindi ko naman po sinabi na ako po ay isang employer para mag-hire sa inyo. Hindi po. Ako po ay isang kaibigan. Tutulungan ko po kayo as much as possible. Gagawa rin po ako ng effort para may ayos din kung anong papers meron kayo. Sabi dito, do you think, are you successful right now? You know what? If you are satisfied to the simple life choose, masasabi ko na masaya ka, satisfied ka, di ba? Kasi, ang buhay naman na gugustuhin mo, yun yung buhay na makapagpasaya sa'yo. Diba? So, kaya that's why I'm very thankful sa Lord dahil sa pananampalataya ko, sa mga itinanim ko rin na tinanim ko rin dito sa puso ko, sa isip ko, kung ano yung mga tinanim ko na salita niya ay patuloy kong sinusunod kahit na minsan napakahirap, no? Meron nga akong share na testimony ko about tithing. So sabi ko, dumating sa point kasi na na-hospital, may na-hospital sa amin, yun. So hindi ako nakapag-tithes, hindi ako nakapagbigay ng aking ikapo. So sabi ko, Lord, pera muna ha. So tinanong ko yun sa isang pastor, sabi ko, Pastor, pwede ko po bang hiramin ng aking tithes? Kasi ganito po yung nangyari sa pamilya ko, ganyan-ganyan. So, I need the extra money to send with them para makatulong. Kasi, pagdating na talaga ng ospitalan, like between death, eh, iba yung utak ko eh. Pero kung yan ay pambili lang ng cake, kung yan ay pambili lang ng ganito, ganyan, I will not support that. Pero when it regards to life and death, nagpapadala po talaga ako ng pera. Lalo na sa mga pang-ospital. Kasi, syempre, hindi mo na nga nakikita yung pamilya mo. Malalaman mo pa na nagkakasakit sila. So, the least you can do is to share the blessing monetary. Do you miss Philippines? Yes. Yes, I do. I miss my sister. I miss my family back home. Pero, at the end of the day, kapag nakikita kong natutulungan ko sila sa pagsasakripisyo na ginawa mo dito, magiging masaya ka na rin. Kasi tulad nga yan, nabilan ko po ng crack yung kapatid ko. So, ang isang nasa isip ko, at least hindi na sila manghihingi sa akin kapag ka nangangailangan sila dahil merong silang pang business, pang pick up ng mahigit 60 drum. So, yung truck na yun ay sabi ko sa kanila, sa inyo yan, kung kumita kayo, bayaran nyo na lang ako. So, it's a family conversation, it's a family matter na, okay, tutulungan ko kayo, tulungan nyo rin ako. So, tulungan lang talaga. Yun ang sekreto eh, sa pamilya, magtulungan. Kasi, hindi mo kakayanin eh. So, what am I thankful for dito sa Canada? I can say Canada is a good country. Tulad ng ibang Pilipino, hindi ko na-experience na mabully dito or ma-racist. So, as much as possible, ay niyayakap ko, dapat marunong kang makisama. Kung ano yung hindi magandang naririnig, huwag mong ilagay dito at dito. Kung may narinig ka na hindi maganda, from here, sa kabilang tenga, pakawalan mo. Kasi, there are people na nakakasalumuha mo. They have so much garbage sa buhay nila, in their life, and they are trying to throw that to you
or to throw to other people. So why you are catching those? Why? So since I was 40 right now and I'm celebrating my 10th year anniversary here, ang isang natutunan ko sa buhay ko is we need to be thankful for all the blessing we receive from up above. At the same time, don't be too serious. Don't be so hardworking. Minsan nga, iniisip ko, yung sweldo ng tamad mong katrabaho, katulad din ng sweldo mo. So, don't kill yourself for the company that you are work with, but you need to do it right. So, kung anong expectation ng mga employer, kung saan ka nagtatrabaho ngayon, you need to do that. And, huwag mong kakalimutan na tao ka din, na kailangan mo na pahinga, at kailangan mo ng tamang relasyon sa Diyos. If you are feeding yourself, your physically grow, most importantly, your spiritual life, kailangan nafe-feed mo rin siya ng tama. At ang pagkakaroon ng maginhawang utak at maginhawang buhay ay yung buhay na may takot sa Diyos. That's everything, guys. I hope you like this testimony of my life. And if you have so much questions about my content, please watch my blog and find it to yourself kung ano po yung kailangan nyo. So, I am accepting also suggestions and what kind of content would you like me to share with you. So much for that, guys. And thank you. And I'll give all the praises and glory to our Lord Jesus Christ.